Ay, naiwanan ni Gary yung baunan niya. Oh, sige, teka muna, habol ko muna. Sige po. Tigilan nyo na yung kahiya ginagawaan sa pamilya ko! Ha? Kuya! Siya po. Siya po ang pumatay sa kinakasama ko. Sige, basta naman yan! Ikaw pa. Ikaw pa, Gemma, ang magpapakulong sa akin. Sino ba yan si Gary sa buhay mo? Siya lang naman ang tatay na magiging anak ko. Wala kang karapatang sirain ang buhay ko. Pinoproteksyonan lang kita. Nagmamalasakit bilang isang kapatid. Alam mo, Kuya, wala kang inisip kundi sarili mo. Kailanman, hindi mo inisip ko ano mararamdaman ko. Hindi mo nirespeto ang buhay ko! Patawarin mo ko. Ayoko mabulok sa kulungan. Iatras mo na lang yung kaso. Ang gusto ko lang naman, maganda ang tingin ng tao sa'yo. Yung may dangal ka, yung kagalang-galang. Masama ba yun? So, tingin mo ngayon, mas kagalang-galang tayo. Binahira mo ng dugong pamilya natin. Kunin nyo na siya! Patawa, Gemma! Patawa! Patawarin mo ako! Gusto ko rin po siyang patayin. Nung nandoon na siya sa kulungan, gusto ko siyang lasunin pero hindi ko magawa rin eh dahil kapatid ko talaga siya. Parang lumalaban yun sa isip ko, kapatid na kapatid ko talaga pero ako hindi tinanggap na kapatid. Kasi ganyan ang ginawa nila sa akin. Masakit yun eh. Hindi ko po alam. Nahirapan ako. Labing limang taon man ang nakalipas, nananatiling patalim na nakabaon sa puso ni Gemma ang pagkasuklam sa kanyang kuya. Bukod kasi sa nakalaya na raw ang kanyang kuya mula sa pagkakapiit, araw-araw niyang kinakaharap ang pinsala ng krimen na kailangan niyang buhayin mag-isa ang kanyang tatlong anak. Kung ito na nga raw ang hatol ng kapalaran sa kanya, nasaan na raw ang hustisya? Kuya, masaya ka na ba sa ginawa mo? Masakit kasi. Sinira mo yung buhay ko, yung mga pangarap ng mga anak ko na makapag-aaral. Hindi na matupad dahil wala nang nag-ano sa akin eh. Sumusuporta. Ilang bata ang pinapakain ko. Masakit. Kahit masakit